So yun guys, welcome back to our channel. For today's video guys, gagawa tayo ng tutorial about sa live streaming sa OBS Studio. Ayan, live streaming ng Mobile Legends or Call of Duty, kung ano mang game sa cellphone yung papunta dito sa OBS Studio guys. So una guys, kailangan natin ng OBS Studio. So itong OBS Studio guys, free lang siya sa Google. I-search nyo lang OBS Studio, tapos download nyo lang siya, tapos install nyo lang. Tapos, kapag na-install na siya, ito na yung kakalabasan niya, guys. Okay? Kakalabasan niya, ganito na. So, may makikita kayo dito mga, ano, settings, control, audio mixer, scene, tsaka source. Dito sa source, guys, dito yung mga inilalagay natin. Like yung background music, background photo, Mobile Legends, yung games natin. Ayun. So, after nyan, meron tayo dito sa sources, may camera tayo. Ayan, yung camera natin, ito yung nakikita natin. O, diba? Kita nyo ako? So, ayan guys. So, after nyan guys, ilalagay natin yung games natin, which is yung Mobile Legends. So, ang kailangan natin gawin, at kailangan nating app is yung A Power Mirror app. So, yung A Power Mirror app, free lang din siya sa Google. Kailangan guys, meron tayong A Power Mirror app sa cellphone at sa PC or laptop na gagamitin nyo. So, install nyo lang siya, free lang siya sa Google. So, dito guys, i-open natin yung A Power Mirror app dito sa ating laptop. So, ito siya. Open nyo lang siya, guys. Okay. After nyo siyang ma-open, hintayin nyo lang siya mag-load. Tapos, dito sa may laptop natin, ay sa may cellphone natin, meron din tayo rin itong A Power Mirror app. So, open lang din natin yung A Power Mirror app natin. So, guys, dito sa A Power Mirror app, dapat same yung Wi-Fi connection na, same Wi-Fi dapat yung gamit nyo sa PC at sa cellphone nyo. Kasi kung hindi siya same Wi-Fi, hindi siya magko-connect. So, dito sa may cellphone natin, click lang natin yung mirror. Ayan. After nyan, magsa-search siya. Ihintay natin ma-search yung pangalan ng A Power Mirror app dito sa cellphone, sa may laptop natin or sa PC. Okay? After nyan, may lalabas na mirror phone to PC. Ayan. Click nyo lang yung mirror phone to PC. Okay? After nyan, i-start nyo lang. Ayan. After nyan, ito na lalabas. Kahit anong gawin nyo sa cellphone nyo, makikita rito sa A Power Mirror. So guys, i-click lang natin yung Mobile Legends. Open natin, try natin. Ayan. Kapag na-open niya, huwag niyo pakialaman yung nakalagay na A Power Mirror na yan na watermarks, kasi mawawala yung app pag nalagay natin dito siya sa may ano natin, sa may OBS. Sa OBS naman guys, makikita natin siya dito sa source. Mag-a-add lang tayo rin. Makikita niyo dito yung plus signs. Okay? Click niyo lang yung plus sign na yan, yung add sign, tapos may lalabas na maraming option. So, pag i-add natin yung Mobile Legends, pipiliin natin yung window capture. Okay? Pag window capture, meron nalagay na create new. Pangalan na lang natin siya ng Mobile Legends. Okay? And enter lang natin, milalabas sa black. So, dito sa window guys, meron ditong option. Click nyo lang yung option na yan, tapos milalabas na A Power Mirror Main. Ito yung kailangan nyong pindutin guys. Pag napindut nyo guys, may lalabas na ganyan. So, kapag lumabas yan, i-okay nyo na siya. Ayan. So, meron na tayo rito Mobile Legends. Ayan. Kapag ayusin nyo yan, guys, i-click nyo lang yung Mobile Legends na yan. Click nyo siya ng right click and nilalabas yung transform. Ayan, maraming option siya. Pero transform yung pipindutin natin. Tapos, fit to screen. So, ito na yung lalabas dyan. Ayan. Ayusin nyo lang siya. Ilalagay nyo sa pinakataas. Ayan. Okay. Ayan na siya guys. Ayusin niyo lang siya sa pinakataas, okay? Ayan. Pag naayusin siya sa pinakataas, guys, nakikita niyo yung camera ko, guys, nakababa. So ang gagawin niyo lang, guys, dito sa may source, ito. Tandaan niyo, guys, kung ano yung nasa pinakataas, yun yung makita sa pinakataas sa screen. So yung display capture ko ito, Mobile Legends. Ibababa natin yung Mobile Legends para umangat yung camera natin. Ayan. Naayos na yung camera natin, okay? Ayan. So, after nyan guys, meron na tayong Mobile Legends dito. Okay? Ang gagawin naman natin is mag-a-add tayo ng background photo. So, dito ulit guys, sa may sources, pinutin lang natin yung add sign. Tapos, pinutin natin yung image para sa background natin. Lagyan natin background. Okay? Ayan. So, okay mo lang siya. Then, browse ka kung anong gusto mong background ng photo. Okay? So, para sa akin kasi, ang napili ko, ito kasi sa akin. Si
copra, okay? Pinitin mo lang yung copra, okay mo lang siya, ito na lalabas, okay? So after niya, pag lumabas na siya, ipit mo lang siya sa pinakababa, okay? Ayan, after niyan guys, i-fit mo lang siya. Ayan, kapag napit mo na siya, sa may source natin, ibaba mo lang siya sa pinakababa. Okay? Ayan, para maging background photo na siya. So guys, dito guys, meron ditong may padlock dito sa may source. Pindutin nyo lang yung padlock nito. Ayan, ng lahat niya. Kasi kapag hindi nakapindot, kapag once na napindot mo, aksidente mo na napindot, tapos nagalaw mo, may iba siya. So kapag nakapadlock yan, ayan, hindi siya mapipindot, okay? Diba? So after nyan guys, maglalagay naman tayo ng background music, okay? Sa dito ulit sa main source natin, add tayo ng, pag sa background music naman guys, media source. So ulitin natin kapag Mobile Legends, window capture, kapag background, image. Tapos kapag naman, background music, sa dito naman tayo sa media source. So media source, lagyan natin music, okay? Then pili tayo ng kahit anong gusto mong music, okay? Tapos i-click nyo lang yung loop para paulit-ulit siya. Kahit matapos na, umuulit-ulit siya, okay? Dito naman sa may ano natin, kung saan nakasave yung music nyo, okay? Ayan, sa akin kasi ito. Ito yung mga pangkaraniwan. So malakas siya, so hinaan natin konti. Ayan, okay? Okay, meron na guys, no? Naririnig nyo? Oh, di ba? Ayan, meron na tayong music, camera, Mobile Legends, saka background. Sa camera pala guys, kapag wala pa yung camera, add lang kayo tapos video capture. Video capture ito. Okay, yun lang pipindutin nyo guys, okay? So after nyan guys, meron na tayong music, camera, Mobile Legends, sa background. Anong next natin? Yung alerts. Ito, maraming tatanong sa akin ito guys. Yung mga, yung alerts. Yung kapag may nag-like and follow, share nung live stream mo, may lumalabas na, nagpa-pop up na ano, na notification. So, paano nga ba yun? So, pupunta tayo ngayon dito kay, ayan. Wait lang ha. Ayan. Pupunta tayo dito kay, sa browser. Ayan. So mag-o-open lang tayo ng browser na page, ano, Streamlabs. So tandaan nyo guys, streamlabs.com/dashboard. Ayan. So after nyan guys, pag na-click nyo na yung dashboard na yan, okay, may lalabas na ganito. Hintayin lang natin, okay? Alright. So after nyan guys, meron kasi dito naka-login na kayo. Mag-login na kayo guys. Sa pinakababa niya, okay? May makikita. Sa pinakababa niya guys, pindutin nyo yung Facebook page. Kung page yung gagamitin nyo. Kapag napindut nyo yan, kasi pipili kayo dito, kailangan naka-check yung kung saan kayo mag-livestream. Okay? Ayan. Kung sa main Facebook ba, okay? Kung sa main Facebook or sa, ano, say preference nyo lang siya. Ayan. Tapos, pupunta kayo sa alert box. Okay? Ayan. After ng alert box, may lalabas dito na options. Maraming options siya. Merong follows, stars, like, supports, and shares. Okay? Meron ditong option. Ayan. Kunyari, Papa, thanks for sharing. Pwede nyo siyang palitan. Okay? Kung anong gusto nyong lagay. Tapos, merong picture. Ito kasi picture na nilagay ko. Pagmumukha ako. Ayan. Tapos, i-save settings nyo lang. Tapos, after nyan, ikakopy nyo siya. Itong URL yung importante dyan. Kakopy nyo lang itong URL. Tapos, babalik tayo dito sa OBS Studio natin. Okay? Sa OBS Studio naman guys, para makuha natin yung alerts na yon, pupunta tayo sa sources and add lang ulit tayo browser naman. Okay? After nyan, lagay natin alerts. Okay? After nyan, dito sa may URL, dito natin ipipaste yung kinopy natin sa streamlabs.com. Okay? Okay nyo lang siya. Tapos, eto na siya. Eto siya, guys. Okay? So, kayong bahala kung saan nyo siya gustong ilagay. So, eto na siya, guys. Pwede siya ilock nyo siya, guys. Or, kung ano, ilock na siya. Tapos, kapag meron nagko-comment, like and share, like, example, may magko-comment, diba? Meron siyang lalabas dito. Ayan. Yun. Diba? Thanks for the like. Okay? Pag nag-follow,
support. Thanks for following. Okay? Pag may nag-support, oh, 'di ba? Ganyan lang, guys. Okay? Pag may na-share, ayan. Ganyan lang siya. Ganun lang kasimple maglagay. So, ulitin natin 'to, medyo malaki. Ayan, okay? So, after nyan, guys, meron na tayong alerts, background music, okay? Meron na tayong camera, mobile edges sa background. Ito, guys, marami nagtatanong sa akin ito. Yung sa may camera, paano daw maging transparent? So, guys, dito, guys, tanggalin natin lock dito. I-click mo lang yung camera. Ayan. Pag na-click mo na may red na siya, guys, i-right-click mo lang siya ulit. Meron maraming option dito, pero ang pipiliin natin, ito si filters. So, guys, filters ang piliin natin. Tapos may lalabas na window na ganyan. So, after lumabas na window na ganyan, okay, dito sa effects filters, i-right click lang natin, then mag-add tayo ng chroma key. Yung chroma key, ito yung nagtatanggal ng background color sa likod. So, dapat yung, kung ano yung background mo, dapat iisang kulay lang siya. Kung blue, yellow, red, black, white, kung ano man yan, green. Sa akin kasi green ang nilagay ko. Ayan. So, guys, ito yung sa may similarities. Ayan. Ayan o. Ito. Ito yung pag ano yan. Pagtanggal, di ba? Nawawala, di ba? O, ayan o. Mawala lahat. Okay? Ito, guys, o. Ayan o. Depende sa timpla mo kung paano mo siya titimpla. Ayan kasi sa akin. Di ba? Nawala na yung background. So, transparent na siya. O, ganun lang kasimple, guys. Okay? Ayan lang, guys. Depende sa timpla yan. Okay? Meron pa nga umaano-ano. Pero okay na yun sa akin. Ayan, guys. Meron na tayong alert. Background music. Camera na may transparent, mobile lens at background. Tapos kayo nang bahala kung paano nyo siya papagandahin yung live streaming nyo. Ganyan lang siya kasimple. Okay? Ayan na siya, guys. Basic, diba? Ayan na. Okay na. Tapos na, guys. Ayan, guys. So, yan lang muna, guys, para sa ating tutorial. I hope na marami kayong natutunan sa ating new vlog. Matagal tayong nawala. Okay? At kung may mga comments and suggestions kayo, pwede nyo siyang i-comment down below. Ayan, kung may mga suggestion kayo, gusto nyo may magkaroon tayo ng panibagong tutorial, mag-suggest lang kayo sa comment section. Okay? Mag-comment lang kayo, okay? Maraming salamat.